Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano para sa inyo ang isang magandang homily? Yun bang lively? Yung malakas ang balls ng pare para hindi kayo nakakatulog? Yung may kwento? Yung may jokes? Yung iba sa inyo ang gusto? Yung marahan lang kung magsalita ang pare. Parang natural lang, nakikipagkwentuhan lang. At syempre, ang gusto ng marami, maikling homily. Lalong-lalo na yung iba dyan ang may gagawin pa, may pupuntan pa pagkatapos ng misa. Makikipag-date pa yung iba, makikipagkita sa kaparkada, kakain pa, may papanorin pa, ano pa, ganyan tayo eh. May nagsabi, short homilies can move hearts. Long homilies can move chairs. Kaya pinapakiramdaman ko kayo eh. Kapag umuuga-uga na, tumutunog-tunog na, yung mga monoblock na yan, abay parang sinasabi nyo sa akin, tama na, ako'y inip na, lumanding ka na, pwede ba? Well, narinig po natin mga kapatid sa ating binasang ebanghelyo, ang sa palagay ko'y napakagandang homily. Why? Because first, si Kristo ang nag-homily. Pangalawa, maigli lang, gaya ng gusto ng marami. Ano ang sinabi dito? Sinabi lamang niya pagkatapos basahin ang sipin mula sa aklat ni Propeta Isaias, "This scripture passage is fulfilled in your hearing." Natupad ngayon ang bahagi ito ng banal na kasulatan samantalang nakikinig kayo. Tapos na. E isipin po ninyo kung nagayahin ko ito. Halimbawa, yung kanina, pagkatapos kong basahin, sasabihin ko, ang mabuting balita ng Panginoon, sasagot naman kayo, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagkaupong-pagkaupo niyo, bigla ko sasabihin, natupad ngayon ang bahagi ito ng banal na kasulatan samantalang nakikinig kayo. Tapos na po ako. Siguro ang tingin niyo sa akin ganito. At baka mamaya sa kolekta, hindi man lang kayo makapagbigay kahit 5. Bahala ka sa buhay mo. Ipatayo mo ang simbahan mo. Pero iba kasi ang Panginoon eh. Kahit maikli lang ito, may dating ito, may arrive ito eh. At kahit prophecy ito, 600 years ang nakalipas ng isulat ito. At ngayon ay basahin ni Kristo, may dating ito. Na parang nandiyan na talaga, nagkakatotoo. Bakit? Sapagkat ang binasa ay salita ng Diyos. Sino ba si Jesus? Ede Diyos. Kaya kapag nagsalita siya, he speaks with authority. Yung fulfillment nandun na, yung karanasan nandun na, sapagkat siya mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao talaga. That is why natatandaan ko, sa subject dati sa seminary, nung kami seminarista, homiletics, ito ay subject kung saan kami tinuturuan ng pag-prepare at pag-deliver ng homily. Sinasabi sa amin ng aming mga homiletics professors, ang pag-sermon, hindi basta pagtuturo, hindi basta pangangaral, hindi basta pagkukwento, hindi basta ito pagpatawa, pagpapaiyak. Ang pag-sermon dapat ma-feel ng mga tao nakikinig sa sermon na nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa pinaglilinayan ang ating Panginoon. Dapat maramdaman ng mga tagapakinig na ang salita ng Diyos ay buhay at umaakuma sa partikular na sitwasyon, present situation ng kanilang buhay. Ganun dapat. Hindi ko alam kung nahahalata na ng ibang mga church workers namin dito, pero sa lahat ng mga pinanggalingan kong parokya, ganito ako. Halimbawa po, misa sa patay. Nagbibihis pa lamang ako, naghahanda sa misa sa sakristiya, nagtatanong na ako sa kanila, anong masasabi nyo sa namatay? May asawa ba? Biyudo? Biyuda? May mga anak ba? Okay ba yung pamilya? To the extent ay tatanong ko talaga. Pero ba kung dapat malaman ang problema ng pamilya? Pero bang iba? May mga anak ba sa ibang pamilya? Nandyan ba? Ito bang namatay ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga mahal sa buhay? O nagbigay siya ng problema? Yung bang mga naiwan niya ay nagbigay ng stress, problema sa kanya? No. Totoo. Ganun. At yun ngayon ang magiging inspirasyon ko sa aking sermon. Pipili ako ng eksaktong ebanghelyo para doon. Kaya mapapansin mo yung mga tao eh, kapag nagsiservon ng ganun, eh di ba, ang attitude minsan, kapag patay, ayaw po na yan, pupwesto na, tulog na. Pero kapag unti-unti ko nang gangay, ikinukonekta ang kanilang sitwasyon sa salita ng Panginoon. Ako, makikita mo gumaganyan, no? Yung mga namatayan, lalo na, na parang sinasabi, may alam siya. Eh ano nga? Marites din to. hindi para makapag-chismis lang. Sinasabi ko naman yun sa mga pinagtatanungan ko. Ay, hindi ito makapanira, ha? Gusto kong malaman ang totoo kasi gusto ko na maramdaman ng tao sa mahirap na sitwasyon, sa nakalulungkot na sitwasyon sa buhay niya, na ang Diyos ay nangungusap sa kanya, nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at pag-asa. Madaling mag-sermon ng kung ano lang, pero yung hanapin mo yung sitwasyon at iakma mo doon ang salita at inspirasyon ng Panginoon, mahirap yun, pero effective yun. Don't get it wrong. Wala ba akong minisahan na may problema yung namatay, na sinabi ko yung problema, may kapit pala ito eh. Hindi ganun. Huwag kayong mag-alala. Try nyo. Pero hindi ganun. Gusto ko lang maramdaman nila na nangungusap at binibless sila ng Panginoon in that particular situation. Ganun din pag nagkarasal ako.
Kaya minamabuti ko malaman yung istorya kahit paano. Dalaga ba't binata talaga? May anak ba sa pagkadalaga, sa pagkabinata? Meron bang dating kinasama? Ano at paano sila nagkita? Saan naninirahan? Saan maninirahan? Pati yung sinasabi. At tinatanong ko talaga, atin ba sa kasal ang pamilya? Ang mga magulang na ikakasal, buo pa ba? O naghiwalay na? In good terms ba sila? Etc. Kasi for all you know, aminin po natin ito, di ba? Madalas para sa ikinakasal at umaatin sa kasal, importante yung photos, yung videos, yung program, yung ayos ng ikakasal, yung ayos ng mga aatin sa kasal, yung ayos ng venue, yung handaan. Pero yung ceremonies at misa sa kasal, para bang mairaos na lang. Hindi tama yan, sapagat yung kasal, yung ceremonies, yung misa, pinakamahalaga yan, yung nagbe-bless at nagbibigay ng biyaya sa ikinakasal at sa mga umaatin ng kasal. Kaya maganda na maranasan ng mga tao sa puntong yon na ang Diyos ay naruroon at nagbibigay ng pagpapala sa partikular noong sitwasyon. Yes, magandang marinig pagkatapos ng kasal. Ang ganda ng ikinasal, ang ganda ng ayos ng kasal, pati mga nino at mga abay, ang ganda ng ayos ng venue, ang ganda ng program ng kasal. Pero sa palagay ko, pinakamagandang marinig, lalong-lalo na maging doon sa ikinasal, ang ganda ng seremonyas, ang ganda ng misa sa kasal. My point is this. Ang idea ay ganito. Ang punto, God wants to bless us. Here and now. Kapag tayo nagdarasal, kapag tayo nagsisimba, ano man ang ating sitwasyon, lalong-lalo na kapag tayo tumatawag sa Panginoon, gustong-gusto tayong pagpalain ng Panginoon ngayon na as in now na. Hindi bukas pa, hindi sa makalawa, ni hindi sa mamaya, sapagkat kahit yung mamaya ay matagal na kung ang biyaya ng Diyos ay kailangan mo na. In the same vein of thought, ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos o pang nakaraan lang na para bang sa ngayon wala ka nang pupwedeng asahan. Hindi ganon. Hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon, lalong-lalo na kung kinakailangan mo ito sa isang partikular na sitwasyon. Tandaan po natin sa Biblia kung paano nagpapakilala ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. In the Old Testament, in the New Testament, I am. Nagpakilala ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng burning bush, I am who am. Nagpakilala ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, I am. Ako ito. Hindi niya sinabing I was. Hindi niya sinabing I will. He said, I am. Nandito ako kung saan ka naroon. I will be meeting you. I will be blessing you. Kaya nga, napakaganda ng isa pang term na ginagamit natin, English term for ngayon. Hindi lang ito now, hindi lang ito today, kundi present. Maganda ang term na ito sapagkat present is another term for a gift. Regalo, give me present, give me gift. Kaya bawat pagkakataon, yes, ito na yon. Bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, isang regalo sapagkat ngayon, oo, ngayon na, gusto kang pagpalain ng Panginoon. O isipin po ninyo, sa Biblia, kung mga petiks-petiks pa si Kristo ang no! Kailan ba may lumapit sa kanyang may sakit na hindi niya pinaulakan at sinabi niya, busy ako. In fact, nung minsan pumunta siya sa ilang para makapagdasal, para makapag-meet time muna with God, sinundan siya ng napakaraming tao. Eh, isipin po niyo yun, kumbaga, pahingan naman lang. Hindi ba sinabi? Sinabi ba ng Panginoon? Teka, ang dami namang mga araw, hindi naman ako pumapalya. Ba't ngayon pa na namamahinga ako? Storm? Hindi! Tinuruan pa rin niya sila, pinagaling pa rin niya sila. Nang sabihin ng mga alagad kay Kristo, nang sila'y nasa ilang, pauwi na po natin yung mga tao para sila'y makakain sa kanilang mga bahay. Total, may araw-araw pa naman. Anong sabi ng Panginoon? No. Kayong magpapakain sa kanila. Paupuin niyo sila as in now na, dito na. Maging sa kamatayan, ang sabi ng magnanakaw sa ating Panginoon, alalahanin mo ako. Kapag naghahari ka na, anong sabi ng Panginoon? Sabi, kapag naghahari ka na, anong sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, nauna, isasama kita sa paraiso. Pag naghahari na siya, ngayon din, isasama kita. Ganun ang Panginoon. Tama, sa sitwasyon ni Lazaro, nagpa-delay ang Panginoon. Take note, hindi na-delay, nagpa-delay. Sapagkat meron siyang mas mahalagang balakin para dito. Ang sabi niya sa Ama, nangyari ang lahat ng ito upang dakilain ka ng tao. So may purpose kung bakit siya nagpa-delay, napuntahan niya si Lazaro ng patay na apat na araw na patay na ito. Upang ipakita sa atin na sa kahit sa walang pag-asa, para mag-give up ka na, may pag-asa pa rin, may mangyayari pa rin maganda, basta nandun siya, at magtitiwala ka. Amen? Basta tulad ni Jesus, i-commit natin ang sarili natin dito. Maniwala tayo! Gusto tayong magpalain ng Panginoon ngayon. Anong sabi ng Panginoon? Siya'y puspos ng Espiritu Santo? Salvation to the oppressed, freedom to the captives, sight to the blind, good tidings to the poor. Sinabi niya yun, and this is fulfilled in your hearing. Bakit niya sinabi yun? Hindi lamang dahil sa Diyos siya. Mapangyayari niya ang lahat, maniwala ka. Kundi dahil sa puso at isipan niya, kinukumit niya ang kanyang sarili para doon. Nang balik niya ang banal na kasulatan, siguradong sa puso niya ay naisip niya, ito aking misyon.
ito ang aking gagawin ngayon. Kinukumit ng Panginoon ang kanyang sarili upang mangyari ang lahat ng iyon. And so, same thing, kapatid, kapag ikay nagdarasal, inspired by the Holy Spirit, naisip mo, mag-move on ako, aayusin ko ang buhay ko, mag-improve ang relasyon ko sa pamilya ko, hindi ako magre-reklamo, mas lalawakan ko ang pangunawa ko, mas itetake ko ang lahat ng ito. Kapatid, kanyari nagsisermon, meron kang naisip na maganda, you are being inspired by the Holy Spirit. I-push mo yon at i-commit mo ang sarili mo. Ito ang aking gagawin ngayon. Mas magsasakit, mas magmamahal ako. Kahit hindi ko gusto para sa pamilya ko, gugustuhin ko. Kahit hindi ko natrabaho, gagawin ko. Kahit parang sa ina ko, magbibigay pa rin ako. Kahit masalaktan ako, magmamahal pa rin ako. Tutulungan ako ng Panginoon. Gagawin ko ito. When that happens, suddenly, boom! Ang biyaya ng Diyos ay nagkakaroon ng mukha. Ikaw yon. Biyaya para sa iyong pamilya. Ikaw ang magiging simula ng mas marami pang pagpapala. Let me end with this. Narinig natin sa ating second reading kung paano ang simbahan ay parang isang katawan. Ganun din ang munting simbahan ang ating pamilya. Alam natin ang katawan, iba't iba ng parts yan. Bawat part, may specific na function yan. Ngayon, for some reasons, hindi mag-function ang isang parte ng katawan. O pwede bang sabihin ang ibang parte ng katawan? Ay, nako, hindi ko sasakupin yung function yan. Bahala ang katawan. Basta ako, kung ano lang yung function ko, yun ang gagawin ko. Halimbawa, maputol ang dalawang paa ko. Siyempre, pagtatayo ako, yung weight ko nasa pigi ko. Pwede bang sabihin ng pigi ko, ano ba? Ang bigat-bigat mo! Ayoko na ako! Ang maging base mo, ayoko ako na maging paa mo! Gumapang ka! Nasabihin ng tiyan ko, bakit ako? Nasasaktan ako! Gumulong ka! Nasabihin ng likod ko, teka! Masakit! Hindi ako pang ganyan! Pagtatayo ako sa pamamagitan ng kamay ko, sasabihin ba ng kamay ko, ayoko! Panghawak lang ako, pangturo lang ako, panggawa lang ako, hindi ako panlakad! Pag tumanggay yung ibang parte ng katawan ko, walang mangyayari sa katawan ko hanggang sa mamatay na lang ako. Ganoon din sa pamilya. May specific function ang bawat pamilya. Kahit kayong mag-asawa, magkaiba kayo ng pupwedeng ibigay sa pamilya. Kahit kayong magkapatid, may specific function ang panganay, ang panggitna, ang bunso. Iba-iba. Now, for some reasons, hindi mag-function yung isa. Sapagkat nagka-problema siya, dahilan para isipin niya lamang niya ang kanyang sarili at hindi ang inyong pamilya. O kaya, magkasakit siya. O kaya, maging mahina ang loob niya. O kaya, mawala siya. O kaya talaga maging selfish na lang siya at isipin niya ang sarili lamang niya. Pwede at dapat mo bang sabihin, kung ano lang yung kaya ko at function ko, yun lang ang gagawin ko. Hindi ko sasakupin yung function niya. Hindi pwede yun. Walang mangyayari sa pamilya. Kaya kahit nanay ka, kung minsan magiging tatay ka rin. Boss, nanay at tatay at the same time. Kasi baka mawala si tatay o kaya maging responsable si tatay, maging walang pangarap si tatay para sa inyong pamilya. Kaya kahit bunso ka, kung minsan, ikaw pang magtataguyod sa inyong mga kapatid. Kahit yung panganay, ikaw pang siyang sa kanya magbibigay. Ikaw pang sa kanyang unawa. Kung minsan, kahit may punto ka, aangkinin mo na lang, hindi mo na lang sasabihin para hindi magkagulo sa pamilya. Kahit mas may katwirang ka, bahagi yan ang sakripisyo para sa pamilya. Bahagi yan ang pagsabog mo ng responsibilidad ng iba na kailangan mong gawin upang manatiling buo ang iyong pamilya. Kapatid, mahirap ito, pero tutulungan ka ng Panginoon, maniwala ka. Alam naman niya ang kakayanan mo eh. Ngayon kung pag hindi mo na kaya, for as long as para sa pamilya at para sa iba, kapag sinakop mo ang responsibility nila dahil sa kapabayaan o pagkukulang nila, kang mag-alala, tutulungan kanya. Ito sana mga kapatid ang ating ipagkasal sa ating banal na misa, na wag tayong tumanggi, na wag tayong mapagod, na maging mukha ng biyaya ng Diyos nauna para sa ating kapwa, lalo na para sa ating pamilya.